laway ng isang ibon, isang mabisang gamot, at bagay na maaring matagal mo na ngang hinahanap na lunas sa iyong iniindang karamdaman. Ano nga kaya ang lasa ng laway ng ibon? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin at kilalanin ang natatanging ibon na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, benepisyong pangkalusugan, at kagamutang hindi mo inaasahan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang ibong kung tawagin ay baling sa sayaw o layang-layang? Isang klase ng munting ibon na hindi nga natin gaanong kilala. Sapagkat ito di gaya ng karaniwang ibon ay hindi naman dumadapo sa sanga. Mapapansin mo lamang siyang lumilipad sa himpapawid tuwing dapit hapon na o kaya naman ay kapag hindi gaanong maaraw ang panahon. Ang layang-layang o swiftlet ay isang klase ng swallow sa pamilya nga ng Apodidae. Ang ibong ito ay lubhang kakaiba sapagkat imbes na mga straw, sanga ng kahoy o mga damo sa kagubatan ang gagamitin nila sa paggawa ng pugad ay gagamitan nila ito ng kanilang mga laway na tumitigas nga kapag na-expose ng matagal sa hangin. Karaniwang matatagpuan sa Timog Asya ang mga baling sa sayaw na ito, na kilala nga at popular dahil sa ang pugad nito ang siyang tinaguriang pinakamahal na sopas na maaari mong matikman. Ang bird's nest soup na siyang delicacy ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na ang pugad ng ibong ito o ng pugad ng baling sa sayaw ay mula sa inipong bulabuhat sa dagat at sa mga laway ng layang-layang. Kung kaya naman ang lasa nito ay maaaring maikumpara o maihambing sa lasa ng mga seafoods. Batid mo ba na napaka-rare at napaka-bibihira na lamang nitong mabili ngayon? Sapagkat, 3 beses lang naman sa 1 taon, maaaring gumawa ng pugad ang mga ganitong ibon. At idagdag pa nga, na nagpupugad lamang sila sa mga gilid ng bangin o kaya naman ay sa loob ng kuweba na sadyang napakahirap ngang makuha. Kaya naman ang ilan ay handang gumastos ng 5,000 piso o higit pa para lamang matikman ang lasa ng bird's nest soup na ito. O kaya naman ay ang tumataginting na 225,000 pesos sa bawat kilo nito. Subalit ano-ano nga ba ang mga sustansyang taglay ng pugad na ito? Ang pugad ng layang-layang o baling sa sayaw ay mayaman nga sa protina, carbohydrates, calcium, sodium, iron, potassium, at mga mineral na mainam na magpapalakas at magbibigay o magdadagdag sigla sa ating mga katawan. Kung kakain ka nito ay makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng lagnat o simpleng sipon man. Hindi rin masama kahit pa nga araw-araw kang kumain ng pugad na ito dahil mayaman ito sa collagen, amino acid, antioxidant at hormones na pinaniniwalaang mainam na makapagpapabata sa mga cells sa ating katawan. Lubhang maraming mahiwagang benepisyong hatid sa ating katawan ang pugad na ito. Kaya naman, nararapat na ito ay matikman mo. Sa mga probinsya nga, ito ay ginagamit nila upang ipakain o ipainom sa mga bagong panganak para sila ay kaagad makabawi ng lakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng pugad na ito? Isang klase ng uod? Mas mahal pangaraw ng 3 beses kesa sa ginto? Dahil sa
napakahusay nitong gamit at binipisyo sa kalusugan ng tao. Ano nga ba ang klase ng uod na ito? At bakit ito pinagpupuyatan at pinaghihirapang kunin ng maraming tao? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang kakaibang uod na ito na hindi lamang napakamahal ay napakahirap ding makuha. Ang uod na kung tawagin nga ay caterpillar fungus. Maaaring takot ka nga sa mga bulati at uod na makikita mo sa dahon at katawan ng kahoy. Subalit papaano kung makakita ka naman ng uod na tinutubuan ng kahoy sa kanyang katawan? Hindi ba't higit itong nakamamangha? Ano ang gagawin mo kapag mayroong isang klase ng fungus ang pumasok sa katawan mo at kainin ka nga nito inside out? Marahil ay masasabi mo na sa pelikula lamang ito nangyayari. Subalit ganito ang sitwasyon ng pinakamahal na uod sa buong mundo. Ang mga uod na ito ng moth na kadalasang naninirahan sa ilalim ng lupa ang siyang kadalasang binibiktima ng fungus na ito. Matapos itong pumasok sa katawan ng mga uod ay gagawin itong animoy kahoy ang katawan nito. At sa ulo nito ay sisibol ang animo na may sanga na uusbong sa ibabaw ng lupa. At ito ang isa na nga sa pinaka-rare na klase ng fungus na kung tawagin ay caterpillar fungus o Ophiocordyceps sinensis. Hindi lamang nakabibilib ang fungus na ito, kundi ito rin ay napakamahal at nagkakahalaga nga ito ng 3 beses kesa sa presyo ng gold. Ang mga fungus na ito na caterpillar fungus ay matatagpuan kadalasan sa mga kabundukan sa Himalayas. Subalit matatagpuan mo rin ito sa mga Chinese market o mga Chinatown. Narito ang pinatuyong caterpillar fungus na $30 ang bawat gramo at minsan pa nga ay aabot ito sa $125 ang bawat gramo. Iyan ay sapagkat minsan lamang sa isang taon kung ma-harvest mo ang caterpillar fungus na ito, na kadalasan ay sa mga kabundukan ng Nepal, India, Tibet at Bhutan. Idagdag pa nga ang hirap nitong mahanap na iisa-isahin mo nga hanapin sa ilalim ng mga kapal na piraso ng damo. Ang uod na ito ay isang tradisyonal na gamot, lalo na nga sa mga Chinese. Ito ay mainam na nagpapalakas ng immune system at nagpapasigla ng katawan. Pinaniniwalaan rin na ito gaya ng Viagra ay maaaring gamiting aphrodisiac. Madalas nga nila itong isinasangkap sa mga lutuin, halimbawa na lang ay sa sinabawang manok. Ginagamit din ito bilang regalo o suhol sa ilang pagkakataon, sapagkat ito daw ay simbolo ng pagiging mayaman. Kung mas maganda ang klase at kalidad ng uod na ito at ang kulay nito, ay higit pa nga itong mas mahal. Noon ngang 2017, ang pinakamagandang klase nito ay nabili sa halagang $140,000 o tumataging ding na 7 milyong piso sa bawat kilo. Sa Tibet nga ay isa ito sa mga pinakamagandang source of income ng mga may bahay o misis ng tahanan. Kaya nga, maraming mga lokal at taga rito ang nahuhumaling na nga sa paghahanap ng uod na ito. Dito kaya sa atin sa Pilipinas, meron din kaya ng uod na ito? Ikaw, susubukan mo rin kayang kumain ito kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.